Last July 12 nga, 2024, meron na kaming 4 years old. At dito nga namin ginanap yung birthday ni Vian sa Star City. Friday nga kami nagpunta rito kaya hindi masyadong maraming tao. Meron nga silang promo dito na libre ang birthday celebrant pag meron siyang kasamang 4 paying companion. Sayang nga lang kasi sa Klook kami bumili ng ticket namin dito sa Star City. 4 pa man din kaming paying companion ni Vian. Kaya lang, ang rules nila, dapat daw dito kayo bibili ng ticket mismo sa Star City para ma-avail nyo yung birthday promo nila. Para naman sa ticket price nila, 699 pesos yung Star Pass, 889 pesos naman Star Pass plus Snow World, tapos 250 pesos naman kapag Snow World entrance lang. Nung una nga, 4 lang kaming nagpunta rito sa Star City. Ako, ang daddy, si Vian, at yung isang pinsan ko. Ang plano kasi talaga namin, pasusunurin namin yung isang pinsan ko kapag na-avail namin yung birthday promo. Kaya lang, hindi nga namin na-avail, pero pinasunod pa rin namin siya. Ayan. Nahiya kasi kami, sabi ng kapatid niya, na plancha na raw niya yung mga damit niya na susuot sa Star City. At nag-aantay na lang ng go signal kung pasusunurin namin siya o hindi. Pagkapasok nga namin, pinasukat namin yung height ni Vian, tapos binigyan kami ng listahan kung ano yung mga rides lang na pasok sa height ni Vian na pwede siyang sumakay. At in fairness naman, marami-raming rides din yung pwedeng masakyan ni Vian based sa height niya. Alam nyo ba na 2017 pa yung huling punta namin dito dahil year 2018 diba nasunog ang Star City, tas after noon ilang taon rin bago ulit sila nagbukas. Kaya pagpasok ko nga dito sa Star City, para bang bigla kong nag-reminisce na alala ko before, lagi kami nagpupunta rito kasi ito yung pinakamalapit na amusement park malapit sa amin. Tapos, nung college ako, dito pa ako sa MBC nag-OJT, kaya nakakakuha ako ng free pass ng Star City, tapos sinasama ko dun yung asawa ko. Nung mag-boyfriend-girlfriend pa kami. Anyway, una nga namin pinasakay si Vian sa mga kiddie rides na madadaanan namin na pwede siyang sumakay doon. Actually, yung Manila Ocean Park Aqua Adventure nga, yung first plan namin na pupuntahan namin sa birthday ni Vian, pero last minute nagbago kami ng isip at nagsabi kami na Star City na lang yung pupuntahan namin. At hindi naman kami nagsisi dahil super nag-enjoy si Vian dito sa Star City at hindi naman nalugi yung binayad namin sa kanya. Ito nga yung pang-apat na rides na sinakyan namin na pwede kaming sumakay pati si Vian, yung fan swing. Kaya lang, parang hindi siya natuwa dito. Tignan yung itsura niya. Nung una, nag-e-enjoy pa, pero nung pataas na ng pataas yung swing, hindi na siya nag-e-enjoy. Mukhang nahilo pa nga pagbaba niya dito. Sobrang konti nga ng mga tao, hindi na namin kailangan pang pumila. Pagkapunta namin ng ride, sakay agad, tapos andar. Wala nga inaatrasan tong batang ito, basta pwede yung height niya, sasakay yan. After nga namin sa mga kiddie ride, sabi ng daddy, kami naman daw ang sumakay at siya magbabantay kay Vian bilang hindi naman siya sumasakay sa mga extreme rides. Mabuti nga, sinama namin yung dalawang pinsan ko para naman mas ma-enjoy din namin hindi lang si Vian yung Star City. Kasi feeling ko, kung tatlo lang kami, eh hindi namin ma-e-enjoy at masasakyan yung ibang mga extreme rides. After nga na mga ilang rides na nagawa namin, itong si Vian nakatulog at napagod yata. Nap time niya rin kasi ng mga oras na to, kaya ayan nakatulog at super haba pa nga ng tulog niya. Pagkagising niya nga, parang ang ganda-ganda ng mood niya dahil go na go siyang magpa-picture sa amin. Dito nga kami agad sumakay sa Ferris wheel pagkagising ni Vian. Nanibago lang kami dahil dati yung Ferris wheel ng Star City ay air conditioned, pero ngayon hindi na. Nung medyo mataas na nga kami, si Vian amazed, tapos nakakatuwa, nakita niya pa daw yung pinagsuminga namin. Ewan ko kung natatandaan niya ba talaga o dahil nakakita lang siya ng swimming pool. Noong mga oras na nga to, naiinitan na kami kaya nag-decide na kami pumasok sa Snow World. Yung ticket na nabili namin sa Klook ay wala pa dun yung Snow World, kaya dito kami bumili ng ticket, which is 250 pesos isa. Dito nga nagbebenta sila ng earmuffs and gloves, pero si Vian lang yung binilhan namin, tapos kaming mga adults, sabi namin ay kaya na namin yung lamig dyan. Unlimited naman yung bayad dito sa Snow World, kaya pwede kayong maglabas-masok. Kapag super nilalamig na kayo, labas muna, tapos pag naiinitan, pasok ulit. Bawal nga mag-picture sa loob ng Snow World, kaya eto, nagpa-picture na lang din kami sa loob. Bago tong dinosaur alive sa Star City dahil before wala namang ganito, kaya hindi namin pinalagpas, pumasok din kami dito nila Vian. Natatawa pa nga ako sa asawa ko, hinahanap niya yung Pirates of the Caribbean. Naalala nyo ba yon, yung rides na yon sa Star City? Comment down below kung naalala nyo at nakasakay na rin kayo doon. After nga namin dito sa dinosaur alive, nag-decide na rin kami na mag-dinner dahil 8 o'clock na rin naman ito at gutom na kami. Kaya lang, pag may nadadaanan kaming rides na pwede si Vian, sinasakyan pa rin namin.
Dito na nga lang din kami sa food court ng Star City kumain para hindi na lang din kami lalabas. Tapos habang umorder kami ng pagkain, itong si Navien sumakay naman pala ng carousel kaya pala hinahanap ko hindi ko makita. Katabi lang din kasi ng food court itong carousel kaya nag-aya si Vienna sumakay. Since Friday nga kami pumunta dito, 3 PM to 10 PM lang open ang Star City. Itong time na to, 8 o'clock na kaya magmamadali na lang din kami kumain para mas ma-enjoy pa namin at masakyan yung ibang rides na hindi pa namin nasasakyan. Wala nga munang pansina ng mga person dito dahil nga gutom na kami. Kahit itong si Vien, nagulat ako, ang dami niyang nakain. Feeling ko, nagutom rin ito kakasakay ng mga ride. After namin kumain, dumiretso agad kami dito sa labas para sakyan yung mga hindi pa namin nasasakyan. Pero sabi namin yung mga light muna, baka mamaya kasi masuka kami. Tapos itong asawa ko kung kailan isa't kalahating oras na lang kami dito sa Star City, tsaka niya lang naisipan na mag-rent ng bike. Late na lang din kasi namin nalaman na meron palang rental bike dito sa loob ng Star City. Kaya lang, nung aakyat na kami sa second floor para pumunta sa gabi ng lagim, wala kaming choice kundi isakay sa escalator dahil ang layo pa ng rampa. Sabi nga ng asawa ko, sa susunod na punta namin dito sa Star City, pagpasok pa lang namin, magre-rent na raw siya ng bike. Tamad maglakad yarn. Char. Hindi na nga nag-ride itong asawa ko. Nag-bike na lang siya ng nag-bike hanggang mag 10 PM kasama niya si Vien. Tapos kami ng mga pinsan ko, nagsakay na rin kami sa mga extreme rides na hindi pa namin nasasakyan. At bago pa nga mag 10 PM at magsara ang Star City, humabol pa kami para pumasok dito sa Snow World. At dahil nag-enjoy si Vien panigurado, babalik kami rito.